Good afternoon para sa aking mga kababayang Pilipino. Ang topic ko ngayon ay general observations on the present situation sa ating bansa. So focus ako sa situation sa ating bansa in regards to West Philippine Sea and the armed forces at other topics in the government. So, pero bago ang lahat niyan ay payagan niyo ako muna mag-advertise para sa aking pinaglilingkuran ng New San Jose Builders Incorporation. Itong tungkol po sa gawa ng kondo. So narito ang mga prices for monthly amortization kung magkano yung amount na nakuha mo sa New San Jose, doon tayo magbe-base sa computation. So kung anong area ang gusto ninyo, paki-chat lang ako para ma-search ko kung ano ang available at kung ano yung mas mura na units na makukuha natin. So yun ang hinihiling ko sa mga viewers ko. Tulungan niyo ako mag-add sa mga kaibigan natin at kamag-anak. So ito little amount on makikita niyo. So babasahin ko uli. Doon sa mga bago ko mga listeners, okay, sa pre-ceiling, ito yung pre-ceiling na kumbaga kinukonstruct pa lang after 3 years mo magagamit yung unit, pero ang kainaman noon ay mas mura mong binibili kaysa doon sa after 3 years pag siguro may plus 30% lang ang pag-increase noon. So dapat samantalahin natin. So ang project ng Victoria de Hidalgo sa Quiapo, 12,000 monthly. Sa Quezon City, ito yung sa Victoria Art and Theater, ito ay makikita sa mura to. So 15,000. Ito naman Victoria Sport Tower Monument ay makikita to sa circle mismo ng monumento katabi. Ito naman Victoria de Valenzuela, 8,000, malapit ito sa Fatima school ng Valenzuela. Then yung Victoria de Malate, 16,000 monthly. Now doon sa occupancy na pwede nang tirahan anytime ay ang Victoria de Manila di Malate ay one into ito ay nagkakalaga siya ng 30,000 plus. Ito naman sa Quezon City yung Victoria Sport 2 ay 30,000 along EDSA ito tabi ng GMA. Okay, yung Victoria de Morato EDSA rin ito 12,000. Ay, hindi, EDSA ito, sa Morato mismo, 12,000. Ito na sa Valenzuela, Arepo, 18,000 plus. Itong Victoria de Makati, mahal na ito, 35,000. And the port, Port Victoria, BGC, 35,000. So kung gusto niyo ng house in lot, ay sa Metro Rahel, ito ay malapit sa, ito ay nasa Montalban, Rizal. Then another, yung Pueblo Real Subdivision, ito ay sa Bamban, Tarlac. So, pwede ninyong magpa-reserve kagad para hindi mapamahal. Tawagan nyo na lang kagad ako para mapa-reserve kayo with reservation. Ang reservation is 20,000 doon sa pre-ceiling. Then, 25,000 doon sa RFO, yung Ready to Occupancy. So,
So yun yun, tawagan nyo na lang ako. So my number is 0956 1872 065. I repeat, 0956 1872 065. So yun po ang cellphone number ko. Tawagan nyo na lang ako. Or my my email address is junior gr march 1960. That is my email address, ano, march 1960. So yun yung email address ko. So subaybayin nyo lang ako doon, o i-chat nyo, what I mean, email nyo na lang ako kung ano ang mga requirements ninyo para may padala ko agad. Okay, pagpatuloy ko in regards to sa West Philippines, paulit-ulit naman ito, na ipaghandaan natin ito, hindi natin gawing biro ito. Kasi may mga research tayo at saka mga research na interview na nag-usap na nga sila ni Pangulong Marcos na i-ready ang armed forces for war. Ano? No? Kasi nga si Chief of Staff General Browner, siya ay isang deputy ng isang admiral ng United Armed Forces. So, hinihintay na lang natin yung pag-iinit nila. So, anong paghahanda natin? Normally, pag nagkaroon ng gela, nagkaroon ng gera, wala nang bilhin sa merkado, tandaan nyo yan ha. Sarado na yan dahil gagamitin ng mga oligarchs yung kanilang paninda, kasi yan ay tinatawag na survival. Dahil baka tumagal ang gera, wala silang makain. So, wala. Mawawalan ang tinda sa merkado. So, ngayon pa lang, dandaan na kayong nag-iipon. Yung mga dilata, noodles. Hindi naman masama kung mag-impokin niya, kasi hindi naman masisira yun sa loob ng, sabihin natin, isang taon. Ano? Kasi yung isang taon, matagal na yun kung magkakaroon ng gira. Another issue na naman yan. So, in regards naman dito sa armed forces, ano, medyo mayroon talaga tayong babaguhin. Sabi nga ni Baron 83, ni Survivor, ay tutukan naman yung pension ng mga pensionado. Hindi naman yung dapat laging bitinin. Ang ibig ko sabihin, ito yung claims. Pero although yung 4.9 billion na natira, maring nasa 3 billion na lang siguro, kasi marami nang nabigyan. Ang problema nga lang, itong mga kasama natin, pag nakatanggap, iilan lang yung magpipitback sa akin. Pero may nagpipitback naman sa akin. Salamat yun, mga nagpipitback sa akin. Alam ko, kailangan ko yun for my analysis, para alam ko rin susundutin, paano sundutin ang PGMC. Ano? Eh kung nagsisikrito kayo, makasarili kayo, ako nga, tinutulungan ko nga, hindi nga ako biktima dito eh. Tinutulungan ko kayo. Eh huwag tayong maging selfish. Tulungan natin yung mga kapwa natin, pensionado, na hindi pa nila natatanggap. Kaya nga sabi ng iba, sir, patuloy mo lang yan para hindi matutulog yung ating claims. Kasi pag napabayaan yan, babalik na babalik yung mga ganong problema. So dapat may nakatutok dito. Kasi pera yan eh. Lahat may interest. Ano? Mayroon nga gusto pumalit sa akin. Hindi ko naman sinasarili ito eh. Lahat tayo pwedeng tumulong, pwedeng kumilos. Ano? Okay. Ito ang masaklap. Ang chief of staff nga ng armed forces, walang magawa. I'm sorry for the word, ha? Kasi totoo naman. Ha? Kasi dalawang sulat. Dinala ako lumapit kay Sierra Fox, General Browner. Dahil ayaw ko na rin sumama ang loob. Kasi pag sumulat ako at hindi niya rin ako pinansin, kasama na naman siya sa mababangkit kong pangalan.
Now, hindi ko na kailangan itawag ito kasi alam ko, alam nila, alam na ng ating kapitap ito. Pero wala rin ginagawa. Yun yung tampo ng mga may yung mga kapos ng mga pensioner. Ano? Inayaan na lang tayo. Inayaan na lang kayo. Walang problema sa other officer. Ano? Kasi may, sabi nga ni Baron, 83, maraming connection, maraming malapitan, especially the generals. Ay, hindi yan mag-uutom kasi isang tawag lang yan eh. Paano naman yung walang tawag? Yun ang kawawa. Mayroon nagmamakawa sa akin, sabi ko, wala akong magagawa dyan. Hindi ako ang presidente ng Pilipinas. Okay. Eh, alam na nga ni SND ito eh. Hindi niya, hindi, wala rin siyang ginagawa. Alam na rin na Pangulo ito eh. Imposible, hindi alam na Pangulo. Eh, pinarating ko na sa kanyang bayaw, brother-in-law, kay Martin Arreta. How many times kong binanggit yan? Kasama ko pa dito si Cavalier Samonte, si Colonel Bonifacio, at isa pang Cavalier na 87, kalimutan ang apelyido. Pinarating namin ito at pinarating niya na rin kay BBM, pero anong nang ano, wala rin kilos. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, malaking sindikato ito. Ang may gawa nito, wala sa armed forces, ano? Wala sa armed forces, nasa labas ng armed forces, na may control sa armed forces. Yun ang masaklap yan. Ha? Ako na nga lang, nagsisigaw dito. Wala akong marinig. Pero sir, General Survivor, General Enrique sir, I will call you General because you are a Baron of 83. Ano? Salamat sir sa pagsusuporta nyo sa akin at hayagan nyo sinasabi na may problemang sistema sa PGMC. Malaking utang na loob ko sir yan, hindi mawawala sa akin habang ako ay nabubuhay. Kayo naman mga pensioner, tumulong naman tayo, mag-iisa tayo, hindi sarili lang natin inintindi natin. May problema nga eh. Sasabihin ng iba, kung may may ebidensya ka, dalhin mo sa korte. Ano kung sira ulo? Eh, nagsasalita lang ako dito para pangkalatan. The evidence, kayo. Kayo ang complainant. That is evidence to witness to the court, or you file to the court, or you file the case at ombudsman. Bakit sasabihin nyo sa akin kung mayroon ako dokumento? Hindi nga ako biktima. Ay, Diyos ko. Ang gagaling ninyo. Ako pa ang minamasama ninyo. Ha? Ako pa ang minamasama ninyo na ako lang ang lumalaban lahat ng bagay. Alam ko, naka-schedule ako sa kanila. Hindi lang nila ako matsambahan. Tapos kayo pa may ganang magalit sa akin? Kayo pa may ganang magbatiko sa akin? Ha? Ano? Anong dahilan para magalit kayo? Ha? Anong dahilan para magalit kayo sa akin? Mali ba yung ginagawa ko, tumulong? Mali ba yung gumawa na ikaw lang ay tumutulong? Mali pa ba ako nun? Okay, sabihin nyo, harapan. Mag-comment kayo dito or in public. Sabi ko nga sa PGMC, we will debate in public. Walang sumasagot, walang tumutugon. Hearing kami sa Chatter Authority online. Nasagot lang ni Kiran Lupina is, I will only following the orders. What orders? What is the policy? Policy yun, i-delay nyo yung violate ni Republican 11032 for spot ruining business job. Ha? Kasalanan ko pa ito. Grabe naman, anong klaseng gobyerno tayo meron?
na ako pang masama, na ako ang tumutulong. Sasabihin niyo sa akin, no, file ako na sa korte. Tapos sa inyo, walang nangyari. Maraming nangyayari. Kasi kung hindi ko nilabas yan, wala kayong alam. Hindi nyo alam ang nangyayari. Kaya ako nilalabas. Sisihin nyo ba ako? May mga iba dyan na tatalon. Ang dapat yung murahin o sitahin yung PGMC, hindi ako. Nakaintindi ba tayo? Ako lang ay nanggigising dyan sa gobyerno. Ha? Hindi biro itong ginagawa ko. Risk of life ito. Kasi sindikato ang kalabang ko dito. Ang daming ang general umatras eh. I'm sorry for the general. Ang daming umatras eh. Ayaw ko na lang kayo pangalanan. Iniilagan niyo ako. Para hindi niyo masabi, kaibigan niyo si Karel Mitran. Ganon. Anong kasalanan ko ngayon? Kaya nga, sarap nga makipag-debate. Ang sarap. Ang sarap makipag-debate. Gumagawa ka ng tama, ikaw ang masama. Tapos sasabihin pa ng isa, kilala mo pala sa Karen Mitran? Doon sa takot ng sundalo, ay hindi, hindi po, hindi sir, kasi kwan eh, nakita ko lang vloggers ito na tumutulong sa kwan, nagpapicture lang ako. Tingnan mo. Bakit? May sakit ba ako para ilagan nyo? Kung alin yung tumutulong, yun ang iilagan nyo. Kung alin yung mga sindikato, yun ang gusto nyo kausap, nagpapasip-sip pa kayo. Ako sa totoo lang, pag naramdaman ko kayo ng taong kurap, nawawala akong ganang kausap ka. Kasi nakakain nyo magnakaw ng pera ng hindi sa inyo. Pinapakain nyo sa pamilya nyo. Ha? Nawawala ng gana ko dyan. Kausap yung mga taong kurap. Pero sabi ko nga, normal yung makapursa ka dahil nga sa marami kang kaibigan, kami, kamag-anak or what I mean yung gusto mong tulungan na lumalapit sa iyo. Okay yun. Ang kinukontra ko lang dito, kinukondim ko, yung perang ninanakaw mo, pinapaganda mo ng buhay nyo. Pinapalamon nyo sa pamilya nyo. Yun ang kinagagalit ko. Nakawin nyo, bigay nyo sa taong bayan, pwede yun. Lalo na sa mga politikyan, ninanakaw rin nila, binibigay rin sa mga butante. Pero okay yun. Pero yung ninakaw mo, para yumamang ka, para magpaganda ng buhay, magpayabang ka, lentek ka. Nakukusisan nyo yan? Lentek. Ikaw, First Lady. Ang dami ng report sa akin na pinapahanap mo ako. Bakit nyo ako hanapin? Anytime pwede niyo akong makita. Pero huwag niyo akong labanan ng talikuran. Mga demonyo lang yan. Bakit hindi nyo ako harapin? Isa lang naman kahilingan ko sa iyo, First Lady. Huwag mo pakialaman ang diskarte ng asawa mo para may direksyon. Yun lang hiling ko. Huwag mo pakialaman. Gumawa ka na sarili mong diskarte bilang isang First Lady. O katulad ni First Lady Emilia Marcos, gumawa siya ng sarili niya na trabaho niya. Hindi siya nakikilap sa kanyang asawa. Ewan mo rin gawin sa Junior Marcos. Kaya nga, ang problema ngayon sa bansa, kumikiling sa aking pakiwari, sa aking pakiramdam, and that is my opinion. Ay karapatan ko, that is my right to speak before the public. Diba?
Kasi kumikiling nga ang gobyerno natin, lalo na may West Philippines eh. Problem. Ang armed forces natin, hindi ready. Kaming MUP blockers, ano? Si General Macanas at saka General Survivor at ako na bilang isang reserva officer, isang PME, isang regular officer, integrate. Tatlo kami, kompleto kay. Isang reserve, integrate at saka PME. Cool captain, blockers. Sabi nga ng ibang, ng isang viewers ko, sir, you are cool, cool captain. Bloggers, MUP. Kayo lang nagsasalita MBF in our government. Ako, very, sabihin ko sa, I'm neutral. Neutral mind. Wala akong pinapanigan. Kinakailangan military junta tayo. Bakit? Baguhin ang istruktura, sistema ng gobyerno. Palit-palit, ayan pa rin ang korupsyon. Nandiyan pa rin ang communism. Di ba? Kaya nga, palitan. Sino ang dapat mag-lead sa hunta? Pwede na to be stopped. Temporary lang naman ito eh. O national defense. Temporary. Na pag naayos ng istruktura ng gobyerno na palitan ang mag-corrupt, sabi ko nga, kid General Survivor, sir, once nagkaroon ng mga change of government, ako lang bahala sa corruption, sa mga corrupt person. Ako lang bahala sa kanila. You focus on the operation of the government. But doon sa corruption, ako ang hawak. Ako ang pag maglalatig mo sa kanila. To include MUP. Basta corrupt nga eh. Kaya nga, ako isang reserve. Alam naman, pag umiikot sa buong EP, ano ang reserve? Ano ang kalagayan ng reserve? Reserve na talaga. Pero dahil retired ako, wala ng reserve. We are all Filipino. Di ba? Hindi na pinag-usapan reserve. Regular or PME ka. We are all equal. Sabi nga ni Baron 83, mag-retired rin kayo. Tandaan nyo yan. Ha? Mag-retired rin kayo. Wala kayo nagawa. Doon sa sinasabi kong problema. Sabi nga ni Baron, mag-retired rin kayo. Okay. Yung nakaraang dalawang tube stop, I'm sorry for the sa mga naniniwala doon sa dalawang, General Centino and General Pilor. May sulat ako, hindi nila sinagot, wala silang action. Bakit? Wala silang action. Yung tinatawagan ko sa opisina, yung dalawang general na yon. At tinawagan ko, una, sumasagot sila. Nung marami na akong question at ganito-ganito, wala na sumasagot. Imposible lang tao sa Chief of Staff Office, pinakamataas na opisina sa buong Pilipinas ng Armed Forces. Walang sumasagot. Di ba nakakaya yun? O umiilag kayo? I'm sorry. Ang pinag-uusapan natin, pagbabago. Karapatan. Ano?
dami kong sulat. Sakop ni Kenan Lupina. I'm sorry, buddy. Ikaw na dyan. Dyan mo ibubos ang galit sa'yo. Kasi marami, dalawang beses na ako pumunta sa'yo. Ang sagot ng mga bata mo, puro busy. Conference. Naknantupa. Problema nga ng PJT, hindi mo na nagagawa. Tapos busy. Ano yan? Lukuhan? Kasi kung kinausap nyo lang ako, manahimik ako. Because affected ang buong armed forces sa sinasabi ko. Pero kung hinaharap nyo ako, gentlemen, na usapan, o lalaking usapan, makikinig ako. Provided sundin nyo yung gusto kong mangyari. Kung hindi man kayo, makiusap kayo sa publiko. O tinan mo yung dati task force commander ng differential. Naginig sa akin, sir, no video. Anong batas yung no video? May na sumagot yung abogado ng Diago. Mayroon binangit sa akin, kalimutan ko. Ang sagot ko na lang sa akin, be sure. Your service in accordance to law. Once na hindi na-reset ko yan, babalikan ko kayo. Pagkatapos ng conference, ginarin niyo ako. Kasi alam ko, gawa niya lang yun. Pero, nakiusama yung dati task force commander, nakalimutan ang pangalan niya. Sir, kung pwede naman, walang video, walang camera, video. O di pinaging ako, walang problema. We are officer, lalaki tayo eh. Eh, lalo na kung nabidyohan ko yun. Pero, yung narinig ko, at nakita ng mata ko, siguro tanggapin ng korte yun. Pero magiging witness ako sa mga biktima, complainant, hindi ako ang complainant. Witness ako na ito yung pictures na nakita ko at narinig ko. Diba? Reserve lang ako. Ito eh. I'm sorry lang ha. May fake account. May fake account. Na kayong mga reserve, matatapal lang kayo. Pag-retired na kayo. Sino alam ko na eh, pero hindi ko alam babanggitin kung sino general yun eh. Alam ko na eh. Kabani ko, kaya hindi ko na alam banggitin. Alam ko na kung sino yung pick account na yun. Kasi, kasulukuyang nagiinit yung debate namin, tapos pinalipas ng ibang situation, iba na pumasok. Pero alam ko, siya rin yun lang. Sabi ko. Pero senior ko, kasi alam ko senior ko eh. Alam mo, sir, tinyinti pa lang ako. Matapang na ako sa lahat ng bagay. Kimi lang ako. Pag ako may kasalanan, pero kung alam ko karapatan ko, wala akong pakialam kung sino ka man. Kahit senior ka pa, pag alam ko tama ako, pero pag mali ako, luhuluhod ako sa harapan niya. Huwag naman yun i-underestimate yung reserve. Paras-paras lang tayo nagpapakahirap sa armed forces. Ano? Paras lang tayo naghihirap sa armed forces. Ha? Huwag tayo mag-underestimate. Kasi kanya-kanya tayo ng taktika, strategy. Yung galing. Kasi kung nga kung magaling tayo, natapos na natin yung insurgency. Tandaan nyo yan. Although, may part ang national government. Pero, ako kung babanggit na naman ako ng pangalan, nakaka. May mga area na naposisyon na magaling na leader na naayos niya eh. Kaya nga, yung social media ngayon, malaki may tulong. Kaya wala tayong may tatago. Meron naman dyan na galing-galingan. Galing-galingan lang. Gawa ng pinto. Kasi pag pinatulan mo yung pinto na yan, kahit isang taon hindi kayo matapos,
kasi walang mediator, walang magsasabi na sino ang tama at mali sa inyong dalawa. Dapat mayroon talagang mediator. Kaya mahirap rin kasi, alam nyo mga kababayan, kaya malakas ang loob magsalita dahil wala akong maitim, wala akong tinatagong kasamaan, ha? Wala akong tinatagong kalukuhan. Tandaan nyo yan. Meron nga lang isang gumagawa ng kwento, siya lang nakakalam sa kwento niya, pati ako hindi ko alam. Hindi ko na pwede patulan kasi pinahanapan ko nga ng apidabit. Ayaw niya rin magsalita. Dati tinatakot, sir, sabi niya, una may sir pa eh. Sir, huwag ka namang malinis. Gagawang kita ng apidabit. May mga witness. Sabi ko, ay salamat naman. Hindi magiging maritin. Gawan mo ng apidabit. Pati rin yung iniimbol mo, kunan mo rin ng apidabit. Hindi pwedeng one-sided lang. Kasi pwede magkwento yun. Or witness na lang. Ha? Umabot ang formas, wala apidabit akong nabasa. Doon pa lang, sa situation, kwintong barbero siya, Marites, kasi nga, china-challenge ko sa apidabit. Kasi siyang nagamot siya sa akin, papagawa na siya ng apidabit. Natuwa nga ako eh, kasi doon mapuprove ang katotohanan. E ngayon, iniba niya naman ang kwinto. Ay, Diyos ko. Nahirap. Wala sa topic yun, pero pumasok sa isip ko eh, yung apidabit na yan. Ha? Yung apidabit na yan, ilabas para manahimik na yung mga tao. Pero kung ang tao, yung mga nagbabasa, kung nag-analyze, mababasa nila kung sino nagsisinungaling. Diba? Ma-analyze nila kung sino nagsinungaling. Kasi hinamon ko na ng apidabit eh. Yung pagbibintangan ako na nakipag-relax yun sa babae, hindi naman ako bakla para hindi makipag-relax yun. Pero patunayan nila yun. Kasi ayaw kong gawan ako ng kwento. Kung may controversial, hindi ko yan papatulan. Unless malinis yung aming relasyon na walang maapektuhan. Katulad yun ng drama, nagkagulo. Tapos makipag-relasyon ako. Ah, kaya pala, ito kasi may relasyon. O anong mukha iharap ko? Di ba? Wala na. Positive na. Guilty na. Kahit anong sabihin ko, hindi na kapanipaniwala sa batas. Ganun yun, kasimple. At saka, hindi niya naman kilala ako kung paano ako makipag-relasyon. Hindi ako makipag-relasyon kung masisira lang ang isang samahan at saka isang organization. I never do that. Kahit sa pera, dalawa yan ang iniingatan ko eh. Relasyon at pera. Sa pera, ayaw ko ni piso ako maimuldyan. Dahil pag pinutukan ako ng isa, wala na akong mukhang iharap sa tao. Ganun rin sa relasyon. Pakipag-relasyon ako na maraming apektado, hindi ko yan gagawin. Bakit? Iisa lang ba yung babae? Maraming babae dyan na walang magiging controversial issue. Ha? Mayroong isang case eh. May isang pinatrokan na pa, puro babae yung kasama ko, puro babae, ang babata pa. Yun ang karakter ko. Pero ang inisip ko, pag pumatol ako, sigurado kalat lahat. Hindi yan pwede maitago. Tingnan mo yung isang kasama ko. Yun ang naging issue niya. Kasi mismo yung babae, nagpintong. Nagpinto. Ngayon, pagawa natin ang pinamit para totoo talaga.
Okay, so much for that. Kasi nabanggit ko lang yan. Yun kasi yung buzzer, isa sa buzzer ko na sinisiraan ako sa mga gawain ko daw. Sinisiraan ako. Hindi ako ganun. Kasi ayaw kong masilipan ako tulad yung kwento ng isang buzzer ko. Paulit-ulit ang challenge ko, apit-apit. Ayaw niya naman patulan. Hindi siya may gusto. So, kung ikaw ang nag-analyze, nagsasabi ba na katotohanan nito o hindi? Kasi nga sabi ko, para hindi maging maridas, gawin ang apit-apit. Hindi naman, hindi niya naman kwan. Hindi niya naman ginagawa. Paulit-ulit lang. So, hindi ko na pinapatulan. Okay, so much for that. Ano? Mayroon isang dagdag ko dito. May nag-chat sa akin regarding sa DepEd. Kaya ang bumirang nito sa ating Vice President, ano? Sa ating Vice President, na yung nating mga talented student ay nawala ang pangalan niya doon sa butcher. Nawala daw. So, ang sabi niya ay magagama niyo sa position. Nakainday Sara ang pagkukulang daw. Sa aking opinion, nagkataon lang siguro kay Inday Sara. Or talaga napabayaan ni Inday, ng ating Vice President o ng Defense Secretary natin. Kasi hindi naman lahat yan malalaman niya. Kasi yan sa panahon na yan, mayroong gumawa ng sindikato. Ha? So, anong solusyon dyan? So, kung kayo ay mabibiktima, mga madam, pag government official, dalawa ang takbuhan nyo, ano? O tatlo. Tatlo. Una, Malacañang Action Center. Ano? Malacañang Action Center. Ang problema lang sa Malacañang Action Center, tinawagan nyo, susutasagot yan. Ang problema doon, hindi nila, wala silang power na pasagutin yung ayaw ng gobyerno. Yun yung problema doon. Ayaw niyang pasagutin. So what I mean, ayaw niyang pasagutin kasi ang sabi sa akin noon, sir, ayaw naman po kasi nilang sumunod. Ako na, hindi ng dugo ko. Bakit? Hindi sila sumusunod sa presidente? Hindi naman kayo nag-utos yan na. Di ba ang presidente? Nagkataon lang kayo ang nandyan. Eh, mga inutil pala kayo. Sinabi ko ganun yan. Sabi mo sa director mo, inutil siya, palitan mo siya. Yan yung sa Malacañang Center. Pero kung maliliit lang, kaya-kaya aksyon na ng Malacañang Center kasi nasubukan ko na yan. Tumugon. Lalo na hindi ina at saka yung PWS. Okay. Meron pa isa, yung undirected authority. Online ito, online complaint ito, pwede. Pero pwede nyo rin punta sa opsina kung nasa kung kayo, nasa Manila. Now, ayaw nyo maglakad, mainitan, online. Online na lang kayo. Pag online kayo, complain na ang trabaho kasi ng undirected authority is to monitor the government kung talaga nagagampan nilang trabaho nila. Yun ang trabaho nila na kailangan mapabilis lahat lagi ang trabaho. Yun ang part ng alternative authority. Once ang pumasok sa corruption, magkakaroon siya ng recommendation, maaaring ipopuwar niya on the record or to the ombudsman. Kasi hindi naman sa investigating body on corruption. Kung hindi, salibin lang sila ng kabagalan ng trabaho. So ano ba ang online email address? Complaint. Yung complaint with S. With S. At arta.gmail.com. Ano? O politiko, complaints. Yung complaint na small letter word complaints with S, small letter at arta.com. So yun. Ano? Yun yung email address nila. Or i-search nyo na lang
lalabas sa inyo yung ARTA, Alternative Authority. Doon kayo magreklamo. Ang ireklamo mo doon, kung ikaw ay sa Malacañang Center, kung anong reklamo mo, dito sa Alternative Authority, susulat ka muna na susulatan mo yung DepEd o sinong involved. May I request that my daughter not yet receive his birth chair or her birth chair. So, request acknowledge. So, magbibilang ka ng 20 days. Pag 20 days, hindi nag-response si DepEd Secretary o sino man sinulatan nyo. That's the time you complain to the ARTA after 20 days. I-attach mo yon sa online. Picturean mo lang, i-attach mo doon na ito yung complaint mo, walang action ang DepEd, yun ang solusyon para naman maimbisigan ang DepEd, ang alternative kung saan nagkulang, kasi imbisigan ng DepEd yan eh, kung saan nagkulang. So ganun ang ating gagawin. The last option is to the ombudsman. Ano ombudsman? So sa ombudsman kasi kailangan talaga ng proper documentation. Sa alternative authority, ang tinitingnan lang nila yung hindi pag-response yun ng within 20 days. So, maraming salamat. Yun lang muna. Okay, huwag kalimutan ang New San Jose Builders Incorporation. Tawagan nyo lang ako. Nandiyan yung number ko eh. Sige. Maraming salamat.